Sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya mag-family on my own ng ganito ako kahirap. Kasi yung bahay namin sobrang liit, tas binabaha pa kami. Pag bumabagyo, hindi kami pwede bumaba kasi hanggang tuhod yung baha. So 19 pa lang ako, hindi pa ako graduate. Naghanap na ako ng work. Kasi sabi ko, kailangan kong may ma-achieve dahil pagod na ako maging mahirap. Parang ganon. I need to survive and also my family, I need to provide for them. Kaya lang, by the time na feeling ko na okay na lahat ng ipon ko, naghuhulugan na ako ng bahay and sasakyan, nawalan naman ng work because of pandemic. Mas masakit pala yung nakuha mo na tapos mawawala sa'yo. Kaya ako po talaga, galing ako probinsyana. Second year college, first sem, nag-stop na ako. Parang hindi na kaya, so mag-work na lang ako. Ang hirap kasi hindi naman ako marunong mag-English. Yung call center industry kasi before kailangan magaling ka, professional ka na mag-English. Salamat sa mga ganong klase ng company na nabigyan ng chance na ako hindi ako marunong mag-English. Pero binigyan niyo ako ng chance. Thank you so much and I learned so much from that. Oh, naiwan ako pag English na ako. Kawais dyan. Welcome sa warehouse ni Wise Cleaner. Ako po si Gemari Sebastian, ang founder and president ng Wise Cleaner. At ako naman po si Mayong Chanko, ang CEO ng Wise Cleaner. So for today's video po, itutour namin kayo sa aming warehouse. At tuturuan po namin kayo kung paano magtimpla ng dishwashing liquid at iba pang business tips. Before po, yung mga nauna ko work is, sa fast food po, isa kong crew. Sa McDonald's before and then sa call center industry din, napasok din ako dyan. And then online casino and then modeling. Tapos, nag-stop na ako mag-model nung nabuntis na ako. So, eto, nag-start na kami ng business. So, ako naman po, nag-IT po ako. So, information technology. And then, after po noon, nag-flight attendant ako sa Cebu Pacific. And then after that, flight attendant sa Saudi Airlines, yun po yung pinaka-last for 3 years, so total 6 to 7 years in aviation industry. After that, dahil nag-pandemic, nag-baking din ako. And then after nyan, Wise Cleaner na. Si Jem kasi during that time, pregnant siya talaga. And then, ang reason niya, yung pinaka-naging motivation niya during that time is para makatipid. And also, mommy siya plus pandemic, nahirapan siya maghanap ng pagkakitaan. Yun nga, kasi pandemic eh. Walang magawa yung mga tao. Like, Facebook lang, browse. So, dun ko lang nakita din na merong kit paano gawin yung dishwashing liquid. So, I tried. And then, nagustuhan ko naman siya. So, sabi ko, hindi ko to porte, pero kaya kong pag-aralan. So, siguro, yun din. Sa pag-aaral mo, parang nagugustuhan mo na siya. And yung pagtitimpla kasi nakaka-addict talaga siya. So sabi ko, gusto kong ma-experience ng ibang mommies yung na-experience ko that time. Yung self-fulfillment. Yes, oo. Yung achievement ba na kahit hindi naman ako nakapagtapos, hindi naman ako chemist, ganyan, pero ala, kaya ko palang magtimpla. So yun yung gusto kong ma-experience ng iba. Kaya sabi ko, sige, susugal ko na yung pera ko para ano, para dito sa mga raw materials. Yun. So nag-start yun August 2020 and then buntis nga si Jem that time. So October naman nila ako, we're family kasi. So October naman nila ako sinabihan na kailangan na nila ng help para to run the Wise Cleaner. 3 years ago, we never imagined na like magiging ganito siya. Magkakaroon kami ng 200 to 300 employees. We never imagined.
Siguro sa awa tulong ng Diyos, and then sa mga taong nakapaligid sa'yo, like ibibigay niya din sa'yo yung mga taong kailangan mo para mapalaki yung business na gusto mo. Una ako dumating sa Wise Cleaner, tinutukan din talaga namin yung social media. And I think naging eye-opener yung pandemic, so even nag-stop yung mundo, people didn't stop using dishwashing liquid. Oo, hindi sila natapos kumain. Oh, dishwashing, sabon panlaba. So, mas marami ding mga tao na naghahanap ng opportunity. Imagine yung mga malalaking kumpanya, nagsara, restaurant nagsara. Pero at your home pala, pwede ka mag-business. Sa bungad na part ng aming warehouse, ito yung makikita nyo, yung aming customer service. So, dito kami tumatanggap ng mga customers, dito kami nakikipag-usap sa mga customers namin online. So, pasukin natin yung loob. Tara. So, dito sa loob, nandito po yung aming mga, yung mga CSR namin, sila yung mga sumasagot sa mga inquiries online. And then, dito din po, pumupunta yung mga customers namin na nagwo-walk-in. So, sila lahat yung nag-a-assist nun, and meron pa dun sa taas. Yeah. Since kalilipat nga lang po namin dito sa aming CSR na lugar, kasi before, doon po kami sa loob eh. So, hindi siya organized pa. Pero ngayon, nag-ready kami dito ng mga displays, ng mga finished product na pwedeng magawa ng mga customers na magtitimpla. Yan. So, ayan yung mga magiging end product nila kapag naibote na nila yung mga titimplahin nila. And this one, ito po yung mga kits namin. Yan. Medyo pare-parehas pa lang sila ng packaging. But sooner or later din po, magiging magkakaiba na sila. Like, meron ng label for dishwashing, hand soap, and other products. Yan. So, ito naman po yung mga raw materials na nasa loob ng aming mga kits. Ang best seller talaga namin ay yung dishwashing. Like, as in, sobrang lakas ng dishwashing liquid namin. Premium Fabcon, powder detergent, liquid detergent. We also have hand soap, liquid bleach. Meron din kaming DIY ng linen spray, yung ini-spray sa damit after maglaba. And then, meron din kaming alcohol, alcohol, car shampoo, and so forth. Yung target customers po talaga namin, yung masa. Yung mga tao na gusto magtipid. The same time, yung mga tao na gustong mag-start ng business nila or start ng sideline nila na wala namang 1,000 and up yung capital nila. So like, for example, meron lang silang 200 to 300 pesos na capital na gusto nilang paikutin. Sila yung mga target market natin. Sila yung mga target nating matulungan. Nung start, actually, puro mommies. Pero ngayon, ang mga nagwo-walk-in sa amin madalas, mga tatay, tapos online namin, nagkaroon din kami ng like mga working student na gusto mag-sideline, and also yung mga oldies na, mga seniors natin na halos like gusto nang may ginagawa. Ganon. So, dumami na siya. Kasi before, mommies lang talaga yung target namin. Pero ngayon, dumadami na sila sa product namin. I would say na bago siya sa market, bago siya sa mga tao. Unlike mga food business, parang everywhere meron. But this one, parang since bago nga siya, yung mga tao gusto mag-try ng DIY. And we just don't sell kits. We just don't sell the item. Pero kasi yung feeling, once na natimpla mo siya, is something na meron kang magkakaroon ka ng sense of achievement, ganyan. So, yun yung feeling na gusto namin ibenta sa tao. Yes, na kaya mo kahit hindi ka chemist, kahit hindi ka naman nakapagtapos, and wala kang background, kaya mo. Like, madali siya. So, ito yung unang part ng aming production. So, pasok tayo. Let's go! Ito po yung aming labeling station. Dito namin po nilalagyan ng label yung mga bote na gagamitin natin for our kit. Hindi sila naka-gloves dyan kasi mahirap kumuha ng sticker kapag naka-gloves sila. So basically, puro bottles lang dito. And meron pang isang part ng aming labeling station kung saan naman po namin nilalabelan yung mga plastic. So dito, nilalagay po nating mga employees dito, yung mga senior. So we do support senior. Although, senior sila, kaya pa rin naman mag-label, so okay lang, tinatanggap po namin sila. Nung nag-start kami, kasi yung gusto namin kunin ng mga employees, yung mga hindi na talaga tinatanggap sa ano, so like sa mga companies, mga working student, mga hindi nakapagtapos, mga senior, yung mga mahihina, medyo mahihina yung loob nila mag-apply sa big companies, ganyan. So sila yung main ano namin, target namin na ma-hire. Kasi galing ka sa mahirap na pamilya, alam mo yung feeling na hindi ka tinatanggap, kasi
merong pagkukulang sa'yo, hindi ka naka-graduate, working student ka, or like yung mga seniors, di ba? Iba talaga kapag nanggaling ka sa, like sa baba, alam mo yung experience. Kaya parang gusto mong solusyonan somehow, like gusto mong matulungan somehow. Eto mga stickers namin, sobrang dami. Kasi ang dami rin namin product, di ba? So iba-iba yung label nun, iba-ibang chemicals. Yes. So eto, lahat ng makikita niyong plastic dito, eto yung mga kailangan labelan ng ating mga nanay. Ayan, kailangan nilang matapos yan, pero mabibilis yung mga yan mag-label. Actually, ito yung mga stickers din na kailangan, or yung gagamitin nila. So, mataas siya, meron pa rin dito sa part na to. Yung mga seniors natin, parang sa mga heavy na gawain, hindi na namin sila nilalagay doon. So, hinahanapan namin sila ng alternative, katulad niya ng pag-label. Pero when we started this, kahit kami mismo yung nagle-label, tsaka hindi siya stickers, piniprint namin siya sa papel, ginugupit, then scotch tape. Yes, ganun so, kamanual. Ganun siya kamano-mano, and kahit kami, nag-uwi kami, and yung ibang stuff just to labels, kasi thousands yan, di ba? So ganun siya nag-start, hindi siya yung ganyan talaga. Tapos yung mga plastic pa natin, dati before meron tayo yung plastic labo lang. Tapos igogoma lang. Tapos igogoma, yung yes. Mga plastic na ginugoma lang, ganun siya nag Ngayon, yung mga plastic namin, ano na siya, sinisil na. Hindi na namin tinatali, manually. So, dyan po sa part na yan, yun yung colorant station natin. Like, manual pa rin talaga tayo pagdating sa paglalagay ng colorant. Ito yung mga nagbibigay ng color sa ating dishwashing liquid. Like, yung green, yellow, blue, red, yan. So, yung colorant na ginagamit natin dito is food grade. So, very safe talagang panghugas ng plato. Which is, yun din naman yung gamit ng mga big brands. Powder station. Dito namin nire-repack yung mga powder. Actually, bago lang tong baby namin na to. Ilang months na ba to? 2 months? 3 months? Ganyan. Siya yung bago naming baby. Kasi, mano-mano talaga kami before. Like, as in, takal, manual. Gamit talaga namin yung mga pang-takal, ganyan. So, ngayon may machine na kami. Yan. So, before, dahil marami pong orders, yung manual namin, hindi dalawang tao lang. Like, nasa 5-7 people ang kailangang magtakal manually ng mga powders namin. Ngayon, dalawa na lang sila kasi na-automate na eh. So, ito yung mga pinag-iipunan talaga. Kailangan mong pag-imbesan. Yung mga kailangan mong i-automate. Sobrang hirap maghanap ng machine for powder kasi iba yung requirements kapag chemicals. So, ang dami na rin namin na try. Like, ang dami na rin namin na gastos for machines. And this one, ito baby namin. Oh, salamat sa Diyos kasi nag-work talaga siya sa amin for 2 to 3 months na siya nag-work. So, walang problema. Yun yung pinakamagandang investment siguro. Like, kung magne-negosyo ka, mag-invest ka dun sa tamang machine. Dito naman po sa part na to, ito ang aming, itong kabuuan na to, yan, yung mahabang yan, ito ang aming liquid station, kung saan iba't ibang klase ng liquid, ng scent, basta lahat ng liquid na chemicals, dito po siya nakalagay. Kaya hiwa-hiwalay talaga yung machine. And hiwa-hiwalay yung pagre-repack kasi iba-iba yung mga nasa loob ng kit, iba-ibang chemicals, so kailangan siyang paghiwa-hiwalayin talaga. Although merong mga chemicals na kailangan pagsamahin, like this one. Ito for Fabcon, kailangan pagsamahin tong chemical na to kasi nandito yung scent at the same time nandito yung scent retainer para mag-retain yung scent sa dami. Yes, kumapit. So, may kailangan tayong mga pagsamahin na chemical. So, ito, bago lang nila tutimplahin, kailangan lang nilang i-shake. Yan. Then, ibubuhos na nila doon sa ibang kasamang chemicals. Then, lalagyan ng tubig. Then, yun, imimix na din i-rest. So, basically, ito siya. Yes, isi-shake nyo to, ilalagay nyo sa timba na may tubig na. Ready na yung tubig, then ibubuhos lang natin doon. And then mix, then rest, and then good to go na yun. Yes po, 350 pesos po for 10 liters po, meaning 10 1-liter bottle po yung kanyang magagawa. So, yung mga liquid na pampabula, nandito rin. Yung mga degreaser natin, mga pantanggal sebo, dito rin siya nire-repack. 3 years ago, nung nag-start si Wise Cleaner, ngayon kasi nakikita ninyo, naka-machine na siya. Pero dati, sinasalin lang namin siya sa mga bote, tapos maglalagay ng liquid dito. Since kailangan namin smaller amount, dito namin siya tinatransfer. Tapos, ang gagawin lang namin, ito yung plastic, magtatakal dyan, and then itatakal namin siya manually.
Ganun siya ka-tedious. Tapos, kami din mismo ni Jem, ginawa naman siya, kami mismo. Si Jem specifically nag-formulate din with the help of the outside na chemist. So, dapat kami mismo alam namin kung paano. So, talagang ginawa namin siya lahat. Tapos, nung few years nga, nung medyo kumita na si Wise Cleaner, katulad ng sinabi ni Jem kanina, nag-invest na kami sa mga machines. Kasi nung nag-start naman po, ang product lang namin, dishwashing, hand soap, panlaba, liquid detergent. Tapos parang inabot kami ng isang taon, mahigit, bago kami nagkaroon ng Popcorn. Yes. Diba nabanggit nga ni Jem kanina na maraming ibang competitors during that time. Ang reklamo ng mga customers, yung Popcorn is nawawala agad yung amoy. Eh, nasa, parang naniniwala kami, if hindi namin magagamit yung product namin, wag na lang kami magbenta kaysa ma-disappoint namin yung customers namin. Oo, ganun. So, talagang importante sa amin yung quality. Hindi pwede na palit lang kami agad ng raw mats namin. Kailangan ma-achieve namin yung quality na pasado sa standards namin. So, it took us over a year bago mag-release ng Popcorn. Kailangan, you know your product talaga. Very well na ikaw mismo tinikman mo, ikaw mismo ginawa mo, ikaw mismo nasubukan mo. Pwedeng i-adjust yung kit. That's good about our product. Kung ano yung preference mo, kung ano yung standard mo, ano yung gusto mo, pwede mo siyang i-modify. Yung mga customer service namin, sila yung mag-a-advise sa inyo hanggang saan lang yung pwede nyo idagdag, hanggang saan lang yung pwede nyo alisin. Like for example, merong mga customers na ayaw nang masyadong mabula kasi waste talaga sa water. So inalis nila yung degreaser. So tinutulungan, yes. Ay, sorry, yung foam booster. Yes. So, ayun, tinutulungan sila ng customer service namin. Ma'am, eto, pwede nyong alisin to, ganitong amount, ganitong ml. So, ina-attendan talaga namin lahat ng inquiries and needs ng mga buyers ko. Kahit minsan hindi sila sa amin bumili ng product, pero sa amin sila magpapahel. Yes, yes. Oo, kasi present talaga yung customer service namin. Sabi nga ni Jem, parehas kami galing sa wala, ganyan. So, parang alam namin yung feeling na walang nag-help sa'yo. Oo, oh, yung bibili ka tapos walang magre-reply sa'yo. Oo, parang walang concern. Ang hirap nun, di ba? Yung parang you wanted to start a business pero no one's helping you. So for us, aside from mura na siya, this opportunity, alam mo na kasama mo si Wise Cleaner talaga. Yes, all throughout sa pagtitimpla mo, sa pagbebenta mo, hanggang pa yung strategy ng pagbebenta, paano sila magko-compute sa negosyo nila kasi hindi pwedeng hindi ka marunong mag-compute pag mag-start ka ng negosyo. Pati yun, kailangan namin isubo sa customer. Sa marketing namin, hindi lang siya promoting the product eh, but also informing the customer, educating them. Yes. What is the use of this one? How to market? Who's your target market? Paano mo siya ibebenta? Ayaw namin na masayang yung maliit na halaga na kapital nila, which is yun na yung last money nila, kasi susugal nila sa negosyo na to. So, kailangan magamit talaga nila. So, lahat ng troubleshooting, lahat ng pag-improve na gusto nila, binibigay, sinusubo talaga natin sa customer. So, ito yung pinakamalaking part ng aming liquid station kung saan po namin ginagawa ang dishwashing liquid. Kasi ito yung pinaka-bestseller, pinaka-fast-moving namin. So, we made sure na malaki yung space niya para mas maraming magawa, mas maraming tao ang makagawa. Ayan. So, dito iba't ibang scent din. Merong calamansi, may lemon. 15 to 16 liters na po yung nagagawa. Konting mali lang sa raw materials, konting mabago lang talaga yung formula. Nag-iiba yung quality, lumalabnaw. So, bumabagsak yung lapot niya. So, kailangan sobrang tedious tayo sa pagsusukat ng formula, ng timbang. Yan, nagmamanual pa rin sila. Although, meron na tayong machines, pero kailangan mo talagang magmanual checking talaga. May nabasa ako before, ang sabi niya, dito sa era natin na every single information is available on the internet. Parang ignorance is a choice. Kung may gusto ka, tapos pwede mo naman siyang i-search, meron kang way para ma-search, may phone ka, may internet ka. Pag gusto mo talaga, aaralin mo eh. Available yan sa internet. Kumbaga parang dun tayo nag-start and then kapag siguro nagka-budget na kayo, pwede na kayong mag-consult professionally. Like, okay ba to? Ito yung gusto ko? Ma-approve ba to? Parang gano'n. Pero it doesn't mean na always perfect yung gawa namin. Yes. Kasi umabot din kami sa one point na nagkakaroon kami ng pagkakamali na we have to stop right away selling this certain kind of product, ganyan. Yes. Marami din kami struggles and failures na pinagdaanan. Also, doon din siguro kami natuto. Kasi yung iba, di ba, kunwari pag nagkamali ka, parang awag na. Tapos na to. Kami, we stop and then we continue. Na-instill sa amin, yung asawa ko kasi lagi siyang nag-a-advise. Sabi niya, may birth pain.
May birth pain na kapag bago ka manganak, may pagdadaanan kang sakit. So pag hindi ka willing mapuyat, hindi ka willing mapahiya, hindi ka willing umiyak, hindi ka willing mapagod, ganyan. So hindi ka mag-grow. So yun yung parang sinasabi namin pag nahihirapan na kami. Birth pain to, there's something na may mangyayaring better, kaya parang nire-ready tayo sa ganitong experience. Kasi pag hindi mo yung pinagdaanan, wala kang experience na makukuha. Wala kang lesson na makukuha. Kasi doon ka matututo eh. Hindi ka laging matututo doon sa mga win-win-win-win. Last day, nag-uusap ka, nagkakwentuhan kami kasi we are planning to expand. Lilipat kami ng warehouse, mas malaki, mas ganito, ganyan. And then sabi namin, willing na tayong pagdaanan tong birth pain na to. Kasi paglipat pa lang ng warehouse, magugulo lahat ng sistema. Yeah. And then the gastos, are we willing? So parang, ready na tayo sa birth pain na to, tara na. Kasi if hindi naman namin sa gagawin, hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang kami. Isa sa main goal namin, di ba, talaga matulungan yung mga tao and also palakihin si Wise Inner. So, August na third anniversary kami. So, nagsalita ako sa mga staff. Sinabi ko talaga na na-realize ko, aside from growing, helping, we have to protect what we have now and everyone na nakadepende kay Wise Inner. It's not just a business, eh. It's an advocacy na para malaman ng ibang nagnenegosyo, hey, meron tayong mga kailangan matulungan ng mga tao na nasa baba, hindi na natin napapansin kasi most of the time, ang hire natin, graduate with ganitong experience and all. Pero hey, tara, bigyan naman natin ng chance yung iba. Hanggat kaya turukan, hanggat willing din sila. Matuto, yes. Kaya ako po talaga, galing ako probinsyana. Pagdating ko dito sa Manila, like, ang hirap maghanap ng trabaho kasi ano ko, minor ako eh. Hindi ako nakagraduate kasi syempre kulang nga sa budget, ganyan. So parang second year college, first sem, nag-stop na ako. Parang hindi na kaya, so mag-work na lang ako. Ang hirap kasi hindi naman ako marunong mag-English before. Yung call center industry kasi before kailangan magaling ka, professional ka na mag-English. Pero meron pa rin mga company na basta willing kang matuto, tuturuan ka namin. So doon, salamat sa mga ganong klase ng company na nabigyan ng chance na ako hindi ako marunong mag-English, pero binigyan niyo ako ng chance. Thank you so much and I learned so much from that. Oh, naiwan ako mag-English na ako. Yes, and of course, dun sa call center industry na napasukan ko, ang dami kong nai-apply din sa customer service namin. Paano i-handle yung mga irate customers. Like, sobrang dami. Fast food experience, call center industry, how to PR pagdating sa modeling, paano ka makikisama sa mga customers, how to sales talk. Grabing experience talaga. It started from the bottom. Ngayon, ina-apply na natin sa negosyo natin. So, pares kami ng experience ni Jem na from nothing talaga kami. So, yung dad ko, OFW, yung mom ko, parang pasok-pasukan or assistant sa barangay. Tapos, the entire years until college, palipat-lipat kami ng house. Parang 10 to 12 lipat. So, imagine. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya mag-family on my own ng ganito ako kahirap. Kasi yung bahay namin sobrang liit, tas binabaha pa kami. Pag bumabagyo, hindi kami pwede bumaba kasi hanggang tuhod yung baha. Hindi, nasa second floor lang yung bahay namin noon eh, nangungupahan kami. Tapos, so 19 pa lang ako, hindi pa ako graduate. Naghanap na ako ng work. Kasi sabi ko, kailangan kong may ma-achieve dahil pagod na ako maging mahirap. Parang ganon. Nakakapagod. Eh, nung nag-college ako, talagang tsinaga ko. Kasi if wala akong scholarship during that time, hindi rin ako makakapag-aral. Kasi wala din kami pang bayad sa tuition. So, kaya pinurso ko yung IT. After nun, I know na meron pa dapat. I could still get more and improve more. So, nag-apply ako sa Cebu Pacific. And then, sabi ko, I still could get more. This is not enough for me. Ganyan, parang I need to survive and also my family. I need to provide for them. So, lumipat ako sa Saudiya. Kaya lang, by the time na feeling ko na okay na lahat ng ipon ko, naghuhulugan na ako ng bahay and sasakyan, nawalan naman ng work because of pandemic. Nanginginig ako kasi pag binabalikan ko siya, oh my God, kasi umiiyak ako na mas masakit pala yung nakuha mo na tapos mawawala sa'yo. Eto nga yung sinabi namin na negosyo ka, nagnegosyo kami, pero mawawalan kami kasi ang dami namin sinacrifice for this, di ba? Wala naman kami income nun eh. Wala talaga eh. We started from nothing. So, thankfully ngayon... Before, hindi namin pinapasahod yung sarili na. Wala kami salary at all. And magpupuyat kami hanggang alas 4. Alas 3, yeah. Alas 3, pumapasok ako dito, alas 3, nagtatakal ng asin.
Yan, alam yun ng mga staff dito. Kasi dito lang kami sa compound dati nag-meet dyan sila, nakatira sila Jem. Alas tres, bubuksan namin tong part na to. Magtatakal kami asin hanggang gabi yon. Tapos lagi kami magkausap hanggang madaling araw. Walang sahod. Walang sahod yon. So, hindi ko na kaya tustusan yung business, ay yung sarili ko, bahay na binabayaran ko yung sasakyan. So, nagbenta kami. Pero good thing ngayon, kahit paano, is napoprovide na. Nakakaluwag-luwag na. Nakakaluwag-luwag na. Nakakapagkape na tayo, ganon. And aside from that, hindi lang sa amin eh. Mas malaking factor ito. Ito yung mga employees namin. Yung mga employees namin. Kapibahay lang namin. Dito sa squatter side ng warehouse. Within the subdivision. Dati ano lang din, nagbibingo, titiktok. Mm-hmm. Pero ngayon, busy-busy na sila. Sila mag-work. So, tapos nag-start tayo parang anim lang sila. Ngayon, nasa 200 to 300 tao pumapasok dito sa warehouse. Yes. Tsaka yung mga nakakilala sa amin ngayon kasi, feeling nila ganito agad. But then, hindi. Sobrang layo. Akala nila porket mapuputi yung mga bosses. Yeah! Alip tint. Oo, seryoso. Pero hindi nila nakikita dati. Pumapasok kami. Ako dati, nakapambahay, nakashort. Tapos, nagpuro utang, ganon. Nagbebenta ka na ng mga kung ano-ano para lang kumita. Ayan. Before kong start yung negosyo na to, nawalan ako ng trabaho. Tapos sabi ko, umiyak ako sa asawa ko. Sabi ko, hindi ko na alam gagawin ko sa buhay ko, pandemic. Hindi ako sanay nang hindi kumikita. Ang sabi niya sa akin, hanapin mo muna yung Diyos, sumunod ka muna sa utos niya. And then everything will work out. Nag-work talaga siya dun sa mga tao na willing sumunod. Yes. Bibigyan niya lahat ng taong kailangan mo, ng mga decision-making, andiyan siya. Parehas naman kami, parang lahat sa amin, na parang umabot kami sa point na kaya pa ba, hindi na, ayaw na, tama na muna, stress, doubts. Pinagdaanan yun lahat ni Wise Cleaner. Pero gusto ko bigyan ng credit din yung mga sarili namin kasi naniwala kami sa gusto namin, sa belief namin, nag-stick kami doon. And nalampasan. Ako, merong part na ganun eh, namuntik na akong mag-quit. Pero, tinulungan din ako ni Jem to stay. Both of us, and also yung mga ibang tao nasa paligid na to, parang ayawan na lang. May ganun, di ba? Huwag na. Ayawan na lang. Mahirap sa part, yung management ng tao. Oo. Kasi sobrang dami nila. Then every time na yung mga napamahal na sa'yo, parang sabi, magre-resign na po kami. Mahirap kasi. Magugulat ka bigla na siya yung inaasahan mo, then magre-resign. Iyon yung pinaka-mahirap na part. Na everyone will come and go, ganyan. Not everyone will stay. Dito sa part na to, ito yung aming baby, big baby. So, wino-workout ba namin siya? Hindi pa siya like fully functional. May times na gumagana siya, may times na hindi. So, ito rin, sa isa sa mga nagbe-business, dapat willing kang tutukan yung mga ganitong klase ng mga pinag-investan mo, like machines, ganyan. So, you have to expect na this will work, this will not work. Iba lang kapag machine talaga, kailangan meron kang tao na nag-ooperate, nagme-maintain. Ito, dishwashing calamansi lang po ito. So kung like gusto namin i-automate yung ibang scent, like kanibawa lemon, anti-back scent, ganyan, kailangan pa namin ng another ganito. So this one, it costs us million. So kailangan talagang pag-investan, pag-ipunan. Gel and then a powder na nire-refillan, nilalagyan. So, dito yung sealing part namin. So, this one, medyo kailangan pa talaga natin siyang expand kasi ngayon meron tayong dalawa, apat na sealer lang. So, kailangan marami pa siya. Pero wala na kasi kaming space dito sa warehouse. So, yeah, sooner or later talaga madadagdagan ang ating sealing station. Repacking talaga kami ng chemicals na formulated na siya. Kumbaga, meron ng sukat. Hindi mo na susukat-sukatin pa ang customer. Parang ano lang, parang pagluluto lang, bumili ka ng mga sangkap. Di ba minsan sa chop suey, yung mga nakaganon, iba't ibang klase ng vegetables, and then lulutuin mo na lang. Dito kasi, not everyone has the capacity to buy the raw materials in bulk. So
ikaw, if you really want this kind of business, di ba? If you really want this kind of business, but you don't have the money to start it, kasi ang bibilin mo, isang drug, isang sahod. So ngayon, pwede ka na mag-try using the kit. And later on, pag gusto mong mas marami, meron kami yung bigger. Minsan yung mga business, kailangan mo mag-aral ng ganito. Kailangan mo bumili ng ganitong equipment. And not everyone naman has to do that eh. So parang sayang if very selected lang yung opportunity or yung pagbibigyan mo ng opportunity, di ba? So this item is for everyone. This one is the most important ingredient or raw material na ginagamit natin sa ating mga cleaning products. And ito rin yung ginagamit ng mga leading brand talaga. Yung main ingredient natin, which is yung surfactant. Pag wala to, hindi ka makakagawa eh. Hindi ka makakapagtimpla. Pero yung manual na yun, pinagdaanan din natin yung kailangan mo mag-swimming sa loob ng drum para lang masimot yung chemical sa tapos ano. Tapos minsan, ilang drums yung uubusin mo? Sa isang araw. Kasi if not, konti lang yung mapuproduce mo. So magtatabo talaga kami niyan. Tapos may isa niyang taga-goma, rubber band, taga-timbang, gano'n. Ngayon, ano, sa isang araw, nakaka-20 drums na yung mauubos namin. Kasi automated na. Yun yung ano, maganda sa trial and error and willing ka mag-take ng risk kasi ang dami kami natutunan sa pagbili ng machines. Hindi ka lang pwedeng bumili. Hindi ganun. Kumbaga may lesson kaming nakuha dun sa mga machines na binili namin before then hindi nag-work. May lesson dun and marami kami natutunan. So ngayon very, kailangan pala talaga customize yung sa amin. Hindi pala pwede yung binili namin. Oh, oh. Port it pang powder siya, yun na yun. Oh. Hindi Siguro isa rin sa edge namin, like, sa mga competitor namin is machines. Kasi marami talaga kaming competitor ngayon. Pero kung saan kami nag-start, ganun din sila mag-work ngayon. Like, manual din talaga. Kasi, syempre, kapag nagbe-business ka, you have to know your competitors eh. So kami, pina-follow namin, we do research. Mamaya, ano, napag-iwanan na pala yung brand mo, ganyan. So you have to know yung buong, yung nasa industry mo, yung mga competitors mo. This, sa industry na to. Actually, we are the number one brand in the Philippines when it comes to this product. So, in all platforms and also by sales, and na-awarded na kami. Lahat ng mga nakita ninyo na inirepack kanina by machines, mga nilabelan, so dito naman siya dinadala. Ito yung tinatawag namin na assembly area or assembly station. So, each ingredient, katulad na to, ito yung mga nirepack kanina. Isa-isa na po siyang kinukumpleto sa bawat kit. So kung makikita ninyo, meron na rin siyang kasamang instruction. Hindi po pwede na mawawala ng instruction. And I'm very proud. Proud kami sa instruction namin. Kasi we make it to a point na it's very easy to understand. Tagalog. And talagang step one, and then pag sinabi step one, ilagay ang surfactant. May label dito sa kit na to, na nakalagay. Yes. Tapos kung gano'ng katagal mag-iintay, even yung paghalo, meron dito nakalagay, sobrang bagal lang. So very direct to the point siya. And as you can see, we have the precautions as well. Keep away from children, always use mask and gloves. As well as additional tips kung nare meron nyo ikaw add-ons, ganyan. So, depende siya per product. May mga additional information sa baba. So, ngayon po, ang una po na nang nilagay is yung thickener po. So, si thickener, ito po yung activator or pampalapot po ng ating mga dishwashing liquid, liquid detergent. Pero si thickener po, sobra or kulang is nakakalabnaw po siya ng dishwashing. Next po ilalagay is yung surfactant. Ito naman po yung main ingredient, which is yung pampalapot, nakakalinis na siya, pampabula. After po nila tumapuno, ilalagay na po siya dyan. And then, imumove na po siya sa kabilang table para ilagay naman po yung SAA and fortified bubble booster. Yan naman po yung main ingredient na pampabula. Tapos po niyan, ipapasa na po siya sa next station po. Dito po nilalagay instruction. Tapos, ipapasa nila sa kabila para lagyan ng mga bottles. Itong ganitong klase ng sistema na merong nag-work sa likod and then merong nagre-repack sa harap, may parang like sa burger, di ba? Merong mga tao naka-assign for buns. And then, merong naka-assign for sila yung maglalagay ng ketchup and then magbabak, ganyan. And then, kukunin na lang nung cashier.
kukunin niya na lang dun sa may parang bin, yung tinatawag nila bin. Uhugutin na lang, and then bibigay sa coffee. Mm-hmm. Same as this. During that time na pinalabas sa Netflix yung kay McDonald's, yung owner niya, how they started, hindi nga kami nag-stop kasi sa learning. We always do our research. So, during that time, sakto na mag-expand kami ng production area. So, yung as in, pinaka-flow, naka-whiteboard yan, di ba? Pinag-aaralan talaga namin inputs ng bawat isa, paano ilalagay, ano dapat, paano yung flow, dapat isang way in, isang way out. So, hindi siya basta nilagay lang namin. Lahat parang ginagawa namin ng purpose. Paano hindi magkakabungguan yung mga tao. So, ang last part po na nilalagay is yung premix bottle. Tapos, tinitape na siya. So, yung mga staff, kino-quality check din nila yung bawat products na dapat kompleto yung laman sa loob. And hindi mawawala si instruction namin. So, ito po yung mga premix bottles namin na galing doon sa production kanina. Yung nakita niyo sa machine. Ang last step doon is nilalagyan nila ng itong seal. Safety seal po na may wise cleaner. Actually, gusto pa namin siya gawin later on sana para mas organized and mas maayos. Isa sa pinaka-reason namin, ang dami pong nanggagaya, nagre-report, nalaman lang namin to sa customers namin na ginagaya nila si wise cleaner. Iba yung itsura, pero instruction ginagaya. So sabi namin, ano yung pinakamadaling action na pwede namin gawin ngayon para ma-inform namin yung customer namin na ito talaga yung original product ni Wise Cleaner. Naawa kami sa customers namin kasi syempre bumili sila. Tapos nag-expect sila ng legit product. So kawawa din kasi yung mga customers na nag-expect ng legit product. Tapos malalaman nila hindi pala siya Wise Cleaner. So yun din yung isa sa mga pinagtutunan namin ng pansin ngayon since na lumalaki na si Wise Cleaner. So hindi pa po lahat ng kit namin may ganito dahil as in 2 weeks pa lang to. Wala pang 1 month. Pero ayan po, sinisimulan na namin na may seal siya. I think that's one practical tip for business owners. Yung solution. Instead of being discouraged because you're facing problems sa business mo, what you can do for the practically for the, is yes, look opo. For something quickest, easiest yes. na solution. Mm-hmm. Like what's within your reach. Feeling ko naging habit na rin namin siya. Dapat mabilis ka mag-decide. Mabilis kami mag-decide na yung sa solution, ano muna pwedeng ngayon? Kunwari, mawalan ng kuryente. Parang ganon. Ano muna pwedeng gawin ngayon? Hindi pwedeng mabakante. Kunwari, mawalan kami ng stock. Or kaya madelete yung magka-problem sa listing. Or may masirang chemical. Ano muna yung pwedeng namin gawin? Kasi lagi na namin sinasabi, we cannot stop. Kasi may mga customers talaga na umaasa sa amin na pag wala kami, wala din yung benta nila. Matitigil din sila. Meron kami sister company na IT. Sa husband niya talaga, which is start from scratch din talaga. So ngayon, yung system na ginagamit namin sa pagbababa ng orders is custom built for our need po. So ito yung specifically ginagamit po to, mapapansin niyo sa mga walk-in customers, like yung walk, pick up by rider, yeah, and also sa mga distributors namin, which is sa distributors po namin, free nila na access yung ginawang ordering system po ni Wise Cleaner. Nakuha rin namin sa fast food kung paano sila mag-take ng orders. Kukunin doon sa CSR yung orders. Babato dito, then kiklik lang nila ano yung mga order. Nakikita nila ilan yung quantity ng kailangan nilang gawin. Gano'ng katagal, kailan pipick upin. So dyan nakikita yung information. Magkahiwala yun sa mga walk-in namin, sa mga distributors namin. Yan, so ayan siya. Parang same as fast food. Bumabato yung order. So dito naman tayo sa ating stickers area and instruction area. So makikita ninyo, we have stickers. These are generic stickers na kunwari gusto mong i-package yung finished product mo. If you cannot find na personalized pa or it's expensive for you or it's too hassle for you magpa-design and stuff, we have this. Optional lang siya, hindi naman siya required. So we have the powder detergent. We also have something like this. Ito for bestseller calamansi. So parang ready, para hindi ka na talaga mahihirapan. One-stop shop siya. Pero yung iba, kunwari, natimpla ko na, ginawa kong dishwashing liquid. Ang gusto nilang gawin, kunwari, Maze dishwashing liquid. Later on, nire-rebrand nila yung finished product nila. May sarili silang brand. May sarili silang brand. And also, si Wise Cleaner, bawal din kasi gamitin yung brand niya for finished product. Dahil nga, raw materials lang kami. So dito naman tayo, ito yung Fabcon Station. So kung paano yung process ng dishwashing kanina, ganun din sa Fabcon. So pero itong area na to medyo maliit pa.
So, makikita ninyo, ayan, dito siya nakakit. And ito yung mga laman niya sa loob. Ito naman po ngayon yung salt area natin. So, si salt kasi ginagamit siya na thickener or activator po. Meaning, pampalapot si salt. Pero again, pag sobra siya or kulang, nakakalamnaw din siya. So, right amount lang po. So, ito po yung stocks namin. 1,000 bags of salt in a week. And then, nire-repack po nila sa ngayon manual kasi wala pang machine. Medyo tricky kasi si salt, no? Ano siya, marami na kami nagastos dito para sa machines dito. However, talagang si salt kasi kakalawangin talaga yung machine. So, we decided na sige mag-manual muna tayo. And we focus on other ingredients na pwede nating i-automate. Kasi if ipipilit namin to, mag-waste lang ulit kami ng time, energy, and of course, money. So, kung ano yung kaya namin ang gawan muna ng paraan na ipa-automate, is yun yung inuuna namin. Ngayon po na nakita nyo na kung paano namin binubuo yung kits namin from start to finish. So makikita ninyo, ito na po yung aming mga storage area. E-commerce area. So, beginning po nung paggawa namin ng order. So, meron tayo dito mga tao. Makikita ninyo, may hawak silang ganito mga papel. So, ito yung packing list na tinatawag. Tapos, yung mga runner, kukuha sila ng stocks dito and then ilalagay nila dito sa box. So, nilalagay na nila yung packing list and label din dito sa box. And then, another person is assigned to check it. Pinakaunang capital na ginamit ko before nung para mag-purchase ng raw materials is around less than 500 para lang yung sa tatlong kit para matry. And then nung natry ko na yung kit, sabi ko gusto ko nang mag-purchase ng raw materials. Ayokong like magtimpla na lang. Gusto kong magbenta ng kit itself. So sabi ko isusugal ko na yung last savings ko kasi nga pandemic noon, which is yung 30,000, ibibili ko na to ng drum na chemical. From less than 500 to 30,000, ngayon nagpapaikot na kami ng millions of capital. So, yun na yung expense namin. Sa loob ng tatlong taon, umabot na ng millions yung expenses or yung capital na pinapaikot namin dito sa White's Clean. As I've said kanina, galing lang talaga kami sa babae. Ngayon, sa sobrang dami mong natutunan, since lahat nga ikaw yung tumututok, lahat parang hands-on ka, lahat ng lessons na hindi mo natutunan sa dati, like dati mong trabaho, ganyan, dito lahat na i-apply mo siya. And siguro yung pinaka nabago sa buhay namin is kung gaano ka ba ka magiging generous kapag nandito ka na sa top. Paano ka ba niya naapektuhan? Are you being more greedy or are you being more generous na? Life-changing na lesson na para sa akin. Dapat yung kikitain mo dito, it makes you a better person, a kinder person, hindi it makes you greedy or like more matapobre, something like that. So, yun yung natutunan ko sa pagnenegosyo. Hindi mo ma-measure yung growth ng company by the profit itself eh. Para ang daming factor like yung mga taong na nagbabahagian mo nga, yung respond ng customer sa'yo kasi parang
it's nothing kung hindi masaya yung mga buyers ng produkto mo. So hindi lang siya by numbers, but yung reaction, yung feedback ng tao, yung mga natutulungan mo at mga napapasaya mo din. Yung success, i-measure mo siya based doon sa kung paano mo na-change positively or na-apektuhan positively yung buhay ng mga taong nasa paligid and yung mga customers mo. The very first kit na nakabenta ka, nakabenta kami, and then nakapag-negosyo yung bumili noon, I can proudly say na successful na si Wise Cleaner. Hindi kami like kagaya ng iba na like, halimbawa kapag kumita ka, bili ako ng mamahal ng branded na bag, Louis Vuitton, sandals, makeup, pati pa na namit, hindi eh. Siguro ang nagbago lang sa amin ngayon, nakaka-afford na kami ng UCT. Dati 3-in-1 lang. Sa lifestyle, hindi masyado. Peace of mind talaga. Na, ayun siguro yung ginhawa na masasabi ko. Not because maraming like pera or profit, ganito. Pero yung peace of mind na meron ka, yun yung parang ginhawa na masasabi ko. For distributors, sa lahat ng gustong magbenta ng kits namin. We are looking for distributors na gustong magbenta ng kits traditionally kasi there are customers or there are buyers na hindi marunong bumili online or like walang internet, walang ways para makabili online. So, naghahanap kami ng mga distributors, like sa bahay lang nila magbebenta sila ng kit, pupuntahan sila ng mga customers. Distributors natin or yung distributor price is 50,000 pesos worth of, I think... Around 100. Pag na, meron kami every month na promo na as low as 50,000 is pwede kayo mag-distributor. Tapos currently, we have almost 100 distributors na Luzon, Visayas, and Mindanao.